So ngayon, ano bang ibang vlog natin? Marami nagre-request sa amin na magkaroon ng house tour. So pagbibigyan namin ang inyong request at tayo ay mag-house tour! But, ang house tour natin, hindi lang siya basta-basta house tour. Dahil, tuturuan din namin kayo paano ba mag-compute ng Meralco bill. Yes. Hindi ba electricity consumption yun? Eh, Meralco. Ayan. Patay! 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 Uber, yes, Mama! Welcome back to our channel! Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, just click the button below. Para updated kayo sa aming mga videos. So ngayon, ano bang ibang vlog natin? Dahil marami nagre-request sa inyo na tayo magkaroon ng house tour, pagbibigyan namin ang inyong request. So mag-house tour tayo, but with a twist. Yes! Ipapakita namin sa inyo yung mga appliances. And? Paano sila computer? Yes, magko-compute tayo ng electricity consumption. Paano ba tayo makakatipid? Samahan nyo kami! Tara! Hi guys! So, ngayon mag-start tayo ng ating house tour. Gaya nga ng inyong request, pagbibigyan namin na tayo'y mag-house tour. Pero with a twist, na papakita namin yung mga appliances na ginagamit namin para makatulong na rin sa iba gusto makatipid sa kanilang Meralco bill o sa kanilang electricity bill. Anyway, yung konting story lang, we purchased this house last 2015 at Dalagat binatap kami. Then, nag-move in lang kami last year, November. So, marami pang mga aayusin like yung sa labas, yung sa bubungan ng labas, then yung sa hagdan yan, may mga aayusin pa kami dito. Pero gradually, na sisimulan naman namin siya. So yun, tara, pasok na tayo. As you can see sa background yan, meron kami TV, kinagamit din namin siya. Pero hindi madalas, minsan lang pag nanetflix kami. Then meron ilaw, tapos meron kami, yan, tatlong ilaw dito sa baba. Eto! Nabili ko to sa Divisoria, mga nasa 200 lang. Parang siyang, ano na siya. Nakasabit na siya, ang ganda. So, ito naman yung isa namin gamit, ref. Hindi namin siya pinapatay kasi mas mahal ang ref kapag pinatay. So, huwag ko nang bubuksan kasi hindi ko pa siya nalilinis. Saka na, siguro sa susunod natin na konti, mag-add tayo, ref, refrigerator raid. Pero not now. Not now. Doon muna tayo sa ating topic kung paano ba ako computing yung mga appliances. Yo, paano ka ba ito computing? Ang rated watts nito ay 70 watts. Kasi inverter type siya. So, mababa lang yung wattage niya. 70 watts siya kapag nakasarado o naka-on lang. Yan. Then, kapag nag-defrost ka is 140 watts. So, ilang beses ka lang naman nag-defrost sa isang buwan eh. Normally, isa nga lang eh. Saka auto-defrost to eh, alam ko eh. So, mas makakatipid ka talaga. So, kung 70 watts, multiply mo sa 24 hours kasi hindi naman to pinapatay eh. Yan. Then, multiply mo sa 30 days. Then, divide mo sa 1,000. So, lumalabas 50.4 watts o kilowatts siya per month. So, magkano yun? Pag tinimes, minultiply natin sa 8 pesos and 90 cents. So, sa isang buwan, itong ref na to ay 448 pesos and 56 cents. Galing, diba? Meron din kami, yan, automatic washing machine. Panasonic din ang kanyang tata. Minsan na ako nakakuha dito ng 20, sandaan, na, swerte. So, hindi ko rin sure kung ilan ang consumption nito. Ilan ang consumption nito? Itong washing machine namin, medyo malaki to. Actually, 450 watts siya kada gamit mo per hour. Kung i-multiply mo siya sa, ilang beses mo ba siya gagamitin? So, every Saturday lang naman. Then,
siguro mga 5 oras na labahan. So 5 times 4 weeks. So 20 hours lang siya gagamitin sa isang buwan. Ayan. Then multiply mo sa 450 watts. So 9,000 kilowatts. So divide mo sa 1,000. So 9 watts lang siya, ayan, per month. Then multiply mo sa 8 pesos and 90 cents. So 80 pesos lang siya per month. So medyo mababa lang. So the more na mas marami yung beses gagamitin, the more na mas mataas yung wattage siya. Nakita ko na rin tong electric insect killer. Minsan lang to sinasaksak, hindi naman kadalasan. Kasi nga mahal. Ayan. Charan. Pwede na rin pala tong pang ilaw, no? Charan. Papatayin ko na. Masayang sa kuryente. Charan. Itong insect killer na to. Actually, hindi naman yan mataas. Ayan, makikita nyo yan dito eh, yung ano yung nakasulat. 12 watts lang ito eh. So, gagamitin mo lang naman siya ng overnight, which is 6 p.m. hanggang 6 a.m. So, 12 hours. Multiply mo sa 12 watts. Ayan. 144 sa isang araw. Multiplied mo sa 30 days. So 4,320 watts divide mo sa 1,000. So 4.32 watts lang siya, kilowatts pala. Then multiply mo sa 8 pesos and 90 cents. So 38 pesos lang to, 38 pesos and 44 cents per month. Hindi naman ganun kamahal. Yan, eto naman, meron din kaming water dispenser. Hindi na rin namin siya pinapatay dahil kailangan namin ng mainit na tubig, ng malamig na tubig. Hindi namin minsan alam ang panahon. Minsan malamig, gusto namin ng mainit. Minsan mainit ang panahon, gusto naman namin ng malamig na tubig. Kaya hindi na namin pinapatay yung water dispenser. Mababa lang din to eh. Yung, eto, yung tatak marks. Eto ang may pinakamababang consumption na water dispenser. Kasi chinek namin siya and yung mga nag-a-assist naman sa amin sa first, sa Ayala Terraces namin siya binili. Yun, sinabi niya ito na yung pinakamababa. And chinek naman namin lahat doon sa department store yung mga water dispenser. Chinek namin yung likod. Yung likod para makita yung mga consumption niya. So, totoo. Mababa lang ang consumption nito. Sabi ni Mami Uber, ito daw ang pinakamura sa lahat. Pero kung titignan ninyo, ang wattage niyan ay 580 watts. So yung heating wattage niya is 500 watts. Yung pag nagpapainit siya, makikita niyo umiilaw to. Ayan. Magiging red yan. Then yung cooling wattage niya naman ay 80 watts. So pag green to. Ayan, green. So, kapag sabay yon na gumagana, 580 watts. Pero ano mapapansin nyo, kapag mainit naman na to, siguro tatagal muna ng ilang oras bago lumamig yung tubig niya doon. Kaya kailangan niya uli painitin. Tapos pag malamig naman na, normally, nami-maintain naman yung lamig niya. Then kapag hindi na malamig, konting ano na lang. Gas range. Ito, trivia lang sa gas range, saka sa induction cooker. Binili ko to nung Lazada sale, 11-11, last year. Yun na pala yung mga nganak na rin ako. So, nagla-labor na ako nung binili ko siya. Nabili ko, ang halaga nito, 7,000. Pero nabili ko siya ng 3,000. Then, ito, I think, nasa 3,000, nasa 1,500. So, half talaga yung price na nabili ko. Then, free shipping din siya. Itong range hood, pinignan ko yan. Dito mo makikita yan sa loob eh. Dyan, no? Sa loob. Ang wattage niyan ay 101.5 watts. Ha? So, kapag ginamit mo yung range hood, syempre gagamitin mo rin yung tuan na to.
So, palagi ko tatlong beses lang naman kami nagluluto sa isang araw. Pinakamatagal na yung times 3. So, multiply mo siya sa 3. Multiply mo sa 30. Divide mo sa 1,000. So, 9.13 kilowatts to sa isang buwan. Itong range hood. So, multiply mo siya sa 8 pesos and 90 cents. So, 81 pesos lang to sa isang buwan. Ito namang ano, conduction cooker. Ito medyo malaki. 1,600 watts yan kada gamit. So, kung mumultiply mo siya sa... Iwanan mo man to na nakasaksak, automatic mag-off to kapag walang niluluto. Tignan nyo, kasi pag inan mo yan, ganyan. Ayan, 120 minutes lang. Tsaka pag walang nakalagay na kaldero sa kanya, automatic mag-off yan. Ito, tumutunan mo. Ito naman tayo sa taas. So, sa baba, meron kami sa 2, 3, 4, 5. 5 na ilaw na ginagamit. Isa sa CR, hindi pala 6. Isa sa CR, isa sa kusina, 3 sa sala, then isa sa labas, 6 sa baba. Ayan, dito tayo sa taas. Meron dito nakalagay yun. Nilagay nila river. Ayan, for safety daw, para hindi malaglag. Baka kasi inaan itong kabila kang bumaba. So, para makita mo agad na may babala. Mag-ingat sa pagbaba. So, dito meron kaming maliit na space. Ayan, ayan si Daddy Uber. Daddy Uber! Yeah. Thank you so much sa pagko-compute ng ating mga electricity consumption. So meron din kaming 2 laptop na ginagamit. 4 na ilaw sa taas, tapos may laptop doon naman sa kwarto. Kanina nabanggit ni Mami Uber na meron kaming 10 ilaw. Ganyan oh. Ayun. So bawat isang ilaw 9 watts 'yan. Kasi LED light 'yan lahat. Ayan yung pinakamurang version. So, kung 9 watts yan, mamultiply lang natin yun sa 10. Kasi 10 sila sa buong bahay. Then, hindi naman natin lagi ginagamit yan eh. Most of the time, yung ilaw namin, ginagamit lang naman namin yan kapag dumilim na, gano'n, 6 PM onwards. So, 9 multiplied by 10, so 90 watts. Sila, buong bahay na yun ha. Mamultiply ko siya sa, let's say, 6 PM to 6 AM, 12 hours, so 1,080 watts. So, ang ilaw namin buong buwan ay 288 pesos and 36 cents lang. Kung ikukumpara natin sa fluorescent lamps na mas mataas yung wattage, umabot ng 30 watts, 20 watts. Kasi yung 9 watts na ito, katumbas lang din ng ilaw ng 20 watts ng fluorescent lamp. Lalo na yung ano, yung bulb na kulay yellow, yan mas mahal yun. Pero mas mura-mura na nga yung fluorescent lamps eh. Pero in terms of pinakamura talaga, LED light ang pinakamura sa lahat. Para makatipid kayo, palitan nyo lahat yung buong bahay nyo ng LED light. Itong MacBook, saka yung itong Dell laptop na isa, ang consumption lang naman yan, 61 watts. Yung isa, yung Dell, 60 watts. Yung MacBook, 61. So, more or less, 60 watts lang sila. Kapag chinacharge mo sila, makufull naman nila yung laptop eh. Then, magagamit mo na for the next 10 hours. So, normally, sa isang araw, i-charge mo siya, parang maximum na yung 2 beses mo i-charge. Ganun. Then, kapag chinerge mo sila, ano lang naman eh, parang 1 hour lang, puno na sila. Yan. So, kung 60 watts sila, 60 watts, multiplied mo sa 2 hours. Multiply mo sa 8 pesos and 90 cents. Yan. So, 32 pesos and 4 cents lang sila per month. Ganun lang sila kababa. Andito naman tayo ngayon sa kwarto. So, meron kaming ginagamit na ilaw. Isa yan sa 4 na ilaw na binanggit ko kanina.
Then, meron din kami dito ang aircon, inverter type ang aircon na binili namin kasi nga, nung sinerge namin, mas mababa ang consumption kapag inverter ang ginamit mo. Then, meron din kami ginagamit na desktop computer. Minsan ko lang ito gamitin na pag nag-work from home ako and hindi ko masyadong nagagawa yung trabaho ko sa laptop kasi iba pa rin pag desktop ang gamit mo eh. Kaya gumagamit pa rin ako ng desktop. Sabi ni Daddy Uber, medyo mataas daw ang consumption ng desktop eh, kaya minsan ko lang din siya in-open. So Daddy Uber, ilan na consumption nito? Para makompute natin, yung aircon nga pala, chinek ko siya kanina. Nakita ko, ito siya. So, 910 watts. Kung ginagamit namin siya ng gabi, naman ni 12 hours yan. So, 10,120 watts na siya per day. Then, mamultiply mo sa 30 days. So, 327,600 watts. Then, divide mo sa 1,000. So 327.6 kilowatts and multiplied mo sa 8 pesos and 90 cents. So dapat ay 2,915.64 pesos siya per month. Pero hindi ganun yung nangyayari kasi inverter type siya. So chinek ko yung real wattage niya. Since inverter type na aircon siya, ang wattage niya lang ay 110 watts. So, magkano lang siya per month? Tumataginting na 352 pesos and 44 cents. So, mura lang siya kasi inverter type siya na aircon. And yung television namin, hindi naman namin madalas ginagamit pero nagre-range lang yun sa 70 to 90 watts per hour. Ano pa ba? Yung desktop ang pinakamalaki sa lahat. Kasi 600 watts siya. Kaya yeah, medyo mahal ang desktop kung ginagamit namin siya. Yung mga mobile phone naman namin, charger lang yan eh. Parang 10 watts lang, then saglit mo lang ito charge. Hindi naman sila ganun kalaki ang impact sa kuryente. So, lagi niyong tandaan, ang formula sa pagko-compute ng kuryente ay kukunin niyo muna yung wattage ng components o ng appliances na gusto niyong i-compute. Pangalawa, i-multiply niyo siya sa ilang oras niyo siya kino-compute per day. Then, pangatlo, i-divide niyo siya sa 1,000 kasi per kilowatt ang bayaran sa Meralco. Then, pag na-divide nyo na, mumultiply nyo na siya kung magkano ang per kilowatt sa Meralco. Kapag bibili kayo ng aircon, piliin nyo na yung inverter type. Normally kasi mas mahal yung inverter type. Pero kaya siya mahal kasi mas makakatipid kesa consumption ng electricity. Yung ref namin, inverter type. Yung washing machine namin, semi-inverter. Aircon namin, inverter type. Ano pa ba? Yung mga ilaw namin, LED type. Para makatipid. Mas prefer namin gumamit ng laptop kaysa desktop. Welcome back! So, nakita nyo na ang ating house tour. At pinakatanda rin namin ang aming mga appliances. Kanina, pinakita namin sa inyo yung ref namin, yung TV namin, electric pan namin, yung mga chinelas namin. Kaya mababa yung bill namin. Ito kasi yung bill namin, papakita namin sa inyo. Yan. Pero 1,690 lang siya. Yan. So, dalawang buwan na yan. Well, kaya siya naging dalawang buwan. Yung last month is 1,461. Mm-hmm. Then, yung June naman ngayon is 228.81. Kaya siya ganun kasi hinati siya. Merong credit na in-apply.
Pero yung bill talaga namin ngayong buwan, kung titignan nyo, ay 1,322. Yes, nasa 1,400 lang talaga naglalaro ang ating mga bill. Even that this month eh, last month and yung mga previous months, nasa 1,400 lang ang aming mga bill. Paano ba tayo naging ganun yung bill? Una, gumagamit kami ng mga inverter type na appliances tulad ng aircon, ng refrigerator, and ano pa bang inverter natin? Yung washing machine. Washing machine is semi-inverter. Semi-inverter siya. Yun. Ibig sabihin nun, pag naglalaba kami, nakabaliktad yung washing. Kasi inverter. Yeah, semi-inverter ang washing machine. Semi-inverter din ang aming water dispenser. Exactly. Yes. Yung lutuan namin, hindi naman ganun ka, ano eh, kataas yun eh. Mm-hmm. Ang, feeling ko ang may pinakamataas na consumption dito sa bahay na to. Is yung desktop. Ako. Ay, never mind. Yung desktop computer, kasi 600 watts yan eh. Diba? Kaya ko yan. So, pero hindi naman namin siya ginagamit araw-araw, oras-oras. Siguro mga 5 oras lang, okay na. So, yun lang. Sana nakatulong kami sa inyo. So, sa mga nagpaplano na bumukod, magkaroon ng sarili nilang pamilya, at mag-move in na sa kanilang mga bagong bahay, siguraduhin na mapili tayo sa ating mga gamit. Exactly. Isa na rin yun na dapat ay inverter type ang ating mga gamit para mas mura sa consumption at ang ating mga ilaw ay LED. Exactly. So, sa susunod ulit! Bye-bye! Bye-bye!